Magandang araw mga idol, at dito sa video na to ay mag-upgrade wiring tayo ng Sniper 150 at marami tayong ilalagay dyan sa motor na yan. So, PIA horn, underglow, tapos marami tayong gagawin dyan, upgrade wiring ang gagawin natin dyan mga idol. So, maganda to kasi PIA horn na rin yung ilalagay natin. So, yun ang request nung may-ari, pagandahin natin tong motor na to. So, maya-maya pakita ko sa inyo yung wiring. So, wala nang intro mga idol. So, ito yung dati niyang wiring. Ayan. So, maayos naman yan. 1 year ago. So, okay pa naman. Wala pa namang naging problema dyan. Kaso ngayon, nag-request yung may-ari na i-upgrade natin yung wiring. Lagyan natin ng underglow. Palitan natin yung charger. At syempre, isasayos natin yung pagkaka-wiring yan. At pakita ko sa inyo na malinis tayo trumabaho at hindi natin minamadali yung wiring. So, kapag wiring guys ang usapan, huwag nyong mamadaliin. Di baling, isang motor lang magawa nyo sa maghapon, basta ang importante, walang magiging problema. Ayan. So, ito yung ating kakabit, green na underglow, pula, at yung ating PIA horn. And then, ito yung ating original relay socket para pag nasira yung relay, plug and play, at hindi na bumalik sa inyo yung nagpapagawa. Ayan. Guys, magkakabit din tayo ng fast charging na cellphone charger. Yan, may charging port saka 3.0. So marami na akong kinabitang ganito. So legit talaga siya guys, para dun sa mga bumabiyahe, bumabakbak. Yan. So ito kasi yung luma niya. Although gumagana pa naman ito, kaso nga lang hindi sa fast charging, so matagal mag charge. Pero okay pa naman to, may kasama din tong voltmeter. Pero hindi natin gagamitin yan. Itong lang ilalagay natin dito sa Sniper 150. Ayan o. Ayan. So pwede siya sa 24 volts sa mga sasakyan, at pwede rin siya dito sa motor natin. Ayan. So meron niyang apirahe pag nagcha-charge, mag-i-indicate dyan. So mamaya pakita ko sa inyo yung after nito, saka maglalagay tayo ng underglow dito at PIA horn. So nakapwesto na yung PIA horn natin, at doon sa kabila naman yung isa. So mamaya pakita ko sa inyo yung pinaka pwestuhan at saka yung wiring natin. A few moments later. Okay mga lods, after natin may wiring lahat, at ito na yung ating pagkaka-wiring. So ito yung papunta sa mini driving light natin, at ito yung tatlong relay. Ayan guys, so ganyan mag-wiring, malinis at wala talagang magiging grounded dyan dahil sure tayo dyan dahil di natin minadali yan. Ayan, then syempre pakita ko sa inyo naman kung saan naman nakapwesto yung ating busina. So tingnan nyo guys kung saan, napakagandang pwesto ng ating busina. Ayan o. So ito yung isa, so napakaganda nyan, at ito naman yung isa. Ayan, so kailangan walang tinatamaan yan parehas, at kahit na kunti lang yung maisabit dyan, ngungo na yan. So ito napakaganda mga idol. Ayan, so testing. A few inches later. Mga boss, ito na yung finished product natin. Dual contact horn. Yan, passing, kasama na yung mini driving light at yung ating headlight. At ito yung ating selector ng ating switch ng ating loud horn para PIA horn siya. Ayan. So napakalakas yan. At syempre meron tayong underglow, dual contact. Ayan, so yan lang guys. Rino. Ayan, okay na, patay mo na. So ito naman yung ating 2-in-1 charger, may kasamang voltmeter at fast charging. So legit yan guys, marami na nagpapakabit sa akin yan. Ayan, okay guys, so meron siya nakalagay na amperahe. Ayan o. Ayan. So pero pag tinanggal mo yung charger natin, mawawala yan. So magpawak to zero yan. Ayan o. So yan, nawala siya. So syempre pag binalik natin, magkakaroon ulit siya. Ayan, so nag-charge yung cellphone ko. Ayan, fast charging pa din. Ngayon makita nyo guys, 40 minutes full charge na siya. So mabilis talaga yan, at legit talaga tong charger na to guys, kasi itong gamit ko sa motor ko. Ayan o, so marami na ako kinabitan na motor na ganito, na fast charging. Legit talaga sa mga bumabakbak sa highway, yung mga delivery riders natin dyan. So mga suki natin yan mga idol. Ayan o. So hindi ko alam kung gaano katagal masira yan, pero sa akin 5 months na, okay pa rin. So
So okay pa naman, di wala pa naman nagiging problema, mabilis mag-charge. At yun. Yun lang guys. So tapos na tayo dito sa ating project sa Sniper 150, yung version 2. Ayan. So okay lang.